Kerwin Espinosa, idinitalye kung paano pumasok ang mga operatiba na siyang nagsagawa ng pag-aresto sa kanyang yumaong ama sa loob ng selda. Narito at panoorin po natin ang video. Maari mo bang ipakita sa amin paano ba yung face the wall so the Filipino people will understand? Dito ko lang po gawin. Dito po ang sinabi sa akin na nangyari nung raid. Pumasok yung mga operatiba at dinisarmahan ang mga on duty sa oras na yon. Nung pagkatapos nilang nadisarmahan, ganito po, pinapis the wall sila. Sino yung sila na tinutukoy mo na pina-face the wall? Mga duty po. Duty, pina-face the wall. Oh. And then? Then, pinaluhod sila na sinabihan daw na huwag kayong titingin. You are referring to the jail guards? Yes. Yung bantay sa bilangguan? Opo. Pina-face the wall, pinaluhod, huwag titingin, and then what happened next? Hinanap nila ang hard drive ng CCTV. Nung nakita na siguro nila, pinatay at binitbit yung hard drive ng CCTV. Can you please identify the name of the one who took the hard drive? Sino pong kumuha ng hard drive? Nakikilala niyo po ba ayon sa inyong source? Mga police daw. Kasamahan sa pag-raid ng Baybay. Please proceed. After taking the hard drive, ano pong sunod na nangyari? Kinuha yung susi sa selda. Tapos binuksan, dumiretso na pagpasok sa may pintuan pa yun bago yung selda ng papa ko. Parang main door siguro ng compound, binuksan, tapos diretso na doon papunta sa selda ng papa ko. Tapos yung selda ng papa ko may kadina at padlock. Binuksan rin, kinuha yung susi noon, binuksan, tapos ang sabi, Walang salitang sinabi kundi ang papa ko lang ang narinig na nagsasalita. Sir, wag po, sir, wag niyo ako pa. Diretso putok na pumpong. Tapos yung katiwala niya gustong yumakap sa kanya na i-try i-save siya. Sino itong katiwalang binakap? Raul Yap. Opo. Anong ginawa nitong pangatlo na kasama pa? Nakalublob sa ilalim ng tarima. Ano yung tarima? Yung higaan po, Your Honor. Nalalaman mo ba kung ilan ang naging tama ni Mayor Espinosa? Lima no? Hindi ako sure. More than five bullets ang na tumama sa kanya. Kerwin, thank you for illustrating. You can go back to your chair. Congresswoman Luisto, you're now recognized. Please proceed. Thank you. Can you please confirm if you are the same Roland Eslabon Espinosa, a.k.a. Kerwin? Kayo po ba ito? Opo. Yes po, Your Honor. And do you confirm the truthfulness of the contents of this affidavit? Opo, Your Honor. Hindi po ba kayo tinakot, binayaran, pinakiusapan, pinangakuan para gawin ang salaysay na ito? Wala pong nangyari na ganyan kundi ako mismo nagpatulong sa abogado ko na magpunta dito sa mga congressman para nagbaka sakali ako na makamit na ang mga nabiktima ng EJK sa nakaraang administrasyon. Kerwin, kanina, while you were delivering your opening statement, I observed that you were crying.
umiiyak ka. Can you please enlighten us why? Kasi sa panahon na nandun ako sa EIDG na nakaburol ang papa ko, humiling ako sa mga pulis doon na sana pagbigyan nila ako na makauwi. Na makadalaw man lang at makita ang papa ko na nakaburol sa... Kerwin, of course, you believe that your father, the late Mayor Espinosa, is a victim of ruthless killing. Is this your position, Kerwin? Yes. Pero alin ba yung mas nakakaiyak? Yung pagkamatay ni Mayor Espinosa o yung hindi kanila pinayagan na madalaw ang burol niya? Pareho po yung dalawa. Na hindi ako pinayagan na makauwi sa lugar namin para makita sa kahuli-hulihan na panahon ang daddy ko. Kerwin, prior to the death of Mayor Espinosa on November 5, 2016, he was the mayor of Albuera, Leyte. You confirm? Yes po. Pang ilang taon po ba niya na mayor ng Albuera during that time? First time pa po niya na maging mayor po ng Albuera, Leyte. So 2016 is supposed to be his first term as mayor? Yes po. Ano po ang ginagawa ni Mayor Espinosa bago siya naging mayor noong 2016? Ang mga ginagawa po niya ay tumutulong sa mga tao doon sa lugar namin o sa lungsod ng Albuera. Lang mga kunting mamigay siya ng mga bigas, yung may mga problema kahit personal, yung mga asawa, ayusin niya. At madali siyang lapitan ng mga tao doon. Kaya binoto siya na maging mayor. Pwede mo ba kaming kwentuhan, Kerwin? Ano ang pagkatao ni Mayor Espinosa as he is known by the people of Albuera, Leyte? Yung papa ko po, mabait. Mabait na tao. Mahirap na kung elaborate ko pa kung anong klaseng tao siya. So siguro sa nakita kong kakayahan ng Quadcom o sa mga congressmen, pwede naman sila magpadala ng tao doon sa lugar namin at itanong kung anong klase o anong unsay pagkatao sa akong papa. Mahirap kasi na ako magsalita na ganito-ganito kasi sarili ko yun, ama. Mas mabuti na malaman nyo based doon sa mga tao sa Albuera. I understand, Kerwin. You also stated in your sinumpaang salaysay, habang nasa Malaysia ka, papuntang Abu Dhabi, you learned that the late Mayor Espinosa is included in the narco list. Oh, yun po. Nalaman ko na lang na nasali siya sa listahan ng presidente na narco list. Paano at kanino niyo po nalaman na kasama pa lang inyong ama sa narco list? Sa panahon na yon, may kaibigan ako na si Buntuyan, taga Cebu. Si IDG din yun, si Sir Delpin Buntuyan. Siya ang nagsabi sa akin na amigo, ang imong papa na appeal sa narkulis ni presidente. Was there ever a time, Kerwin, that you validated or you verified the truthfulness of the fact that your father is included in the narco list? Na ano ko na yun, na positive na talaga, na naniwala ko. Kasi
sa TV at sinabi ni Pangulong Duterte na kasama ang papa ko sa listahan ng mga narkolis. You are saying, Kerwin, that Mayor Espinosa is one of those named by President Duterte as included in the narcolist. Is that your statement, Kerwin? Yes, yes po. And that is the reason why you conclude already that indeed your father is among those in the narcolist. Yes. Tama ba? Yes po, yes po. There are three important statements you made in your sinumpaang salaysay which really captured my attention. First, Kerwin, is the raid which happened in the house of your late father in August 2016. You mentioned in your affidavit that the guns, the explosives, and the drugs were all planted, and you were certain because prior to the raid, there were women who cleaned up the entire house. Yes. Because they are apprehensive already that any time there will be a raid in the house. Yes po. Bago nangyari ang raid, yung mga women supporter ng daddy ko nandoon sa bahay. Kasi yung daddy ko doon na tumira sa munisipyo. Nagbabantay ang mga women supporter ni daddy sa bahay namin, ancestral house. Habang nandoon sila, lininisan nila yung bahay ni daddy. At yung sinabi, nandoon daw sa nakita sa cabinet, sila mismo nagtaka kung paano nakita na merong mga illegal na bagay doon sa kabinet, samantalang ang dami nilang naglinis na wala silang nakitang droga. Can you please confirm for the record, Kerwin, ano ang mga nakuha ng PNP operatives during the raid of August 2016 in the place of residence of the late mayor? Sabi daw nila, based on sa ilang report, nakakuha sila kanog 11 kilos na shabu dito sa ilalim ng kabinet at mga baril doon daw sa loob ng bahay ni Mayor, at may mga pampasabog doon din nakuha sa loob ng bahay ni Mayor. Kung isipin natin 11 kilos, hindi kaya yun nakita sa mga naglinis na mga women's? Ang dami nun. At ang mga baril. At ang mga bomba. Ilagay kaya yun ni Mayor sa loob ng bahay na mga sumasabog na mga bagay? At mga mahabang baril? Yun ang sabi nila na nakita daw nila doon sa loob. Pero walang kahit isa na taga Albuera na maniwala sa kanila, sa report nila na may nakuha doon. Kasi ang nagbantay sa bahay ni Mayor, yung ancestral house namin, nasa 70 ka mga babae nandoon sa bahay. Binantayan talaga ang bahay namin. Inano sila ni Joby na magkaroon ng raid, kaya tumakbo na sila. Natakot. So you deny, Kerwin, the legitimacy of the raid or the operation that was conducted by the police operatives on August 2016? Opo. And can you please state for the record, sino po ba ang namuno? Sino po ang team leader ng naganap na raid sa inyong tahanan nung nasabing petsa? Si Mr. Joby Espinido po. Can you please state his full name? Police Colonel Joby Espinido. Mr. Chair, may we know if we have Colonel Espinido here? To the information of the Honorable Luistro, he sent us
a letter of excuse in today's interview. Thank you, Mr. Chair. For the satisfaction of the Filipino people, just to make sure that Kerwin is aware of the identity of the one he is naming as Colonel Jovi Espinido, may we request the Secretariat to flash a picture and let's hear from Kerwin if he will be able to identify who this person is. Yes, po. Secretariat, please. The second statement which captured the attention of this representation, Kerwin, is the raid and the killing of Mayor Espinosa on November 5, 2016, which happened in Baybay, Leyte. You confirm this? Yes po, sa loob ng provincial jail ng Baybay, Leyte. But of course, you have to understand as well that similar to the raid that happened in your house, incident, the killing and raid against Mayor Espinosa, happened while you were in Abu Dhabi. Tama ba yun? Opo, wala po ako dito sa bansa. In other words, you are relying only to your sources with regards to the story surrounding the raid and the killing of Mayor Espinosa in Baybay, Leyte. Yes po. And can you please enlighten us, for the satisfaction of the public who are watching us, Kerwin, because you went a long way for us to be able to hear these explosives of yours. For a period of 7 years, naniniwala ang buong sambayan ng Pilipino sa naging testimonya mo sa Senate noon. Now you are completely overturning all your statements. And we owe it to the Filipino people to explain and share what really happened according to your source during the raid and the killing of Mayor Espinosa in November, on November 5, 2016 in Baybay, Leyte. Mas gusto ba niya Tagalog? Parang masirap siya sa Tagalog. Your Honor, pwede pong ulitin yung question. Kayo po ba, Kerwin, ay mas komportable sa English or sa Filipino? Sa Filipino na lang tayo. Filipino. Oo, Kerwin, para maintindihan. You mentioned na banggit mo sa iyong sinumpaang salaysay, bagaman ikaw ay nasa Abu Dhabi noon, nang iyong ama na noon ay nasa Baybay, Leyte Provincial Jail, ay ni-raid at pinatay ng mga operatiba ng pulis. Nasa Abu Dhabi ka noon. At ikaw ay nagtiwala lamang sa testimonya ng mga taong naroroon sa insidente. Nevertheless, Kerwin, can you please share to the Filipino people, what do you believe? Ano yung pinaniniwalaan mong tunay na pangyayari sa loob ng Baybay, Leyte, kaugnay ng pagkamatay ng iyong ama? Naniwala ako doon sa mga nakapiit sa loob. Kasi sila ang nakakita at nakakita nila sa dalawang mata at narinig nila ang mga putukan. Kitang-kita nila from the very beginning, pagpasok sa selda ng aking ama. Kerwin, kung nakikilala mo itong mga taong tinukoy ng iyong mga source, maari mo bang banggitin sino itong mga pulis na pumasok sa selda ng iyong ama? Sa sinabi ng aking source, ang pumasok doon si Leo Larraga. Leo Larraga, siya talaga ang kumitil sa buhay ng papa ko. Leo Larraga. Larraga. Can you please check if Leo Larraga is inside this hearing venue? Narito po ba siya? With the indulgence of Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Luis Ro, Police Captain the time, Leo Larraga is not present, no?
in today's hearing, but for sure we will invite him in the next hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Bukod kay Leo Laraga, sino pa ang nalalaman mong kasama nitong mga nag-raid at nag-operate pumatay sa iyong ama? Si Colonel Marcos at si Sir Matera, kasi mga kaibigan ko sila. Kerwin, regarding Colonel Marcos and Colonel Matera, if they are present in this hall, can you kindly point at them? Ituro mo sila kung sila'y naririto sa bulwagang ito. Colonel Marcos and Colonel Matera. Yan. May we request the police officer raising his hand, to please identify himself for the record, Mr. Chair. Mr. Chair, Honorable Committee, I'm Police Colonel Marvin Marcos po. Thank you. How about Colonel Matera? Can you point at him? Hindi, wala dito, hindi ko nakita. It's okay, Kerwin, if Colonel Matera is not present in the hall. Okay lang yun. I am certain that the Quad will be inviting him as well. Kerwin, bukod sa mga nabanggit mong pangalan, meron ka pa bang kayang tukuyin na kasamang pumasok, nag-raid, at pumatay ayon sa'yo at sa mga sources mo kay Mayor Espinosa? Ang sinabi sa akin, yung committee lang ng ano, talaga sa papa ko, na kasi humihingi ng ano ng papa ko, nagsasalita siya na wag po sir, wag po niyo akong patayin. Who were present? Sinong nakasaksi dun sa sinasabi mong pagpaslang sa iyong ama? Mga detainee po. Can you please name these detainees who were able to witness that incident? A certain Dondon na taga sa amin sa Albuera, at si Raul Yap na matay naman yun. Patay man si Raul Yap. At si Rubin, a certain Rubin, tatlo sila, pero yung isa, tatlo yung ano ng daddy ko kasama niya sa selda, nag-a-assist sa kanya, yung isa patay na po, namatay din kasama. How yung daddy. How about the other one? Is he still living? Yeah. Opo, Your Honor. What is his name? A certain Dondon. Oh. And can you please share with us, ano ho ba yung nalalaman yung pangyayari dito sa pagkamatay ng inyong ama? Pumasok, and then what happened next? Ang una nilang ginawa daw, sabi sa aking source, pinapilis the wall muna yung mga police. Can you please illustrate? Maari mo bang ipakita sa amin paano ba yung face the wall so the Filipino people will understand? Dito ko lang po gawin. Ganito po ang sinabi sa akin na nangyari nung raid. Pumasok yung mga operatiba at dinis armahan ang mga on duty sa oras na yon. Nung pagkatapos nilang nadisarmahan, ganito po, pinapis the wall sila. Sino yung sila na tinutukoy mo na pina-face the wall? Mga duty po. Duty. Opo. Na pina-face the wall. Oh. And then? Then pinaluhod sila na sinabihan daw na huwag kayong titingin. You are referring to the jail guards? Yes. Yung bantay sa bilangguan? Opo.
Pina-face the wall, pinaluhod, wag titingin, and then what happened next? Hinanap nila ang hard drive ng CCTV. Nung nakita na siguro nila, pinatay at binitbit yung hard drive ng CCTV. Kaya, you please identify the name of the one who took the hard drive? Sino pong kumuha ng hard drive? Nakikilala niyo po ba ayon sa inyong source? Mga police daw, kasamahan sa pag-raid ng Baybay. Please proceed. After taking the hard drive, ano pong sunod na nangyari? Kinuha yung susi sa selda. Tapos binuksan, dumiretso na. Pagpasok sa may pintuan pa yun eh, bago yung selda ng papa ko. Parang main door siguro ng compound. Binuksan, tapos diretso-diretso na doon, papunta sa selda ng papa ko. Tapos yung selda ng papa ko, may kadina at padlock. Binuksan rin, kinuha yung susi noon, binuksan, tapos ang sabi, walang salitang sinabi, kundi ang papa ko lang ang narinig na nagsasalita. Sir, wag po, sir, wag niyo akong patay. Diretso, putok na, pumpong. Tapos, yung katiwala niya, gustong yumakap sa kanya, na itry i-save siya, binaril din. Sino itong katiwalang binaril? Raul Yap. Raul Yap. Opo. Anong ginawa nitong pangatlo na kasama pa? Nakalublob sa ilalim ng tarima. Ano yung tarima? Yung higaan po, Your Honor. Nalalaman mo ba kung ilan ang naging tama ni Mayor Espinosa? Hindi ako sure or more than five bullets ang na tumama sa kanya. Kerwin, thank you for illustrating. You can go back to your chair. You confirm also, Kerwin, na ang raid at pagpasok dito sa Baybay, Leyte ay nag-ugat doon sa search warrant na ini-issue laban sa iyong ama. Tama ba yun? Opo, Your Honor. Nalalaman mo ba kung sino ang huwes na nag-issue ng search warrant? Kasi tatlong judge ang kinuna nila na mag-apply ng search warrant. Si Judge Argelies nag-refuse. At ang sabi ni Judge Argelies na ba't kailangan pang mag-serve ako na nyo ng search warrant na sa loob ng kulungan ang tao. Nag-refuse si Judge Argelies. May judge na certain Janet. Janet ba yan? Ha? Janet. Apelido niya? Pabalona. Kabalona. Saan? Yun? Sa doon sa Samar, yun ang nag-issue ng search warrant. Sa pagkakaalam ko, yung si Janet Cabalona ay parang relatives ng asawa ni Sir Laraga. Pwede, Sir Chair, pwede magtanong? Sige. After perhaps we conclude the interpellation, Mr. Chair. Pagkatapos ni Congresswoman Jinky, bago tayo pumunta sa susunod na magtatanong, tsaka mo sabihin yan. Okay po. Mr. Chair, our resource speaker mentioned already the names of the judges. Some refused to issue the search warrant while there is one who indeed issued the search warrant. I just wish to manifest, Mr. Chair, that it is very unlikely in the practice of law that a search warrant is being issued to search a confined place, much more a detention facility. That is for the record, Mr. Chair.
Kerwin, I'm leading to my third question. November 16, 2016, through the coordination with the Interpol, iniuwi ka dito sa Pilipinas. Pagdating sa airport, you were arrested at sinalubong ka ni Senator Bato. Bato de la Rosa. Nakikilala mo ba si Senator Bato? Siyempre. Bakit mo siya kilala? Matapang yun. Puro barilan-barilan ang hahamon sa TV ng draw sa mga ilegalista. What else do you know about Senator Bato? Bago pa siya naging senador, nasan ba si Senator Bato? Chief PNP yun po, Your Honor. Chief PNP. Yun, oh. Ano? Okay, can you please identify the picture on the screen? Sino ba yung nasa screen? Siya po, si Bato de la Rosa. During that time, ano bang assignment ni Senator Bato during that time? Yang kwento mong insidente, nasan siya noon? Siya ang Chief PNP. Yes, you stated in your sinumpaang salaysay na may sinabi sa'yo. Opo. Ang noon ay PNP Chief Bato. Opo. Na kailangan mong gawin kapalit ng iyong pagkakataon na mabuhay. Opo. Do you confirm this? Yes po. Can you please tell us? Anong sinabi sa'yo ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Sumunod ka kung sino ang babanggitin mo para maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya niyo, may mangyari na masama. You mentioned about plano. Can you tell us ano ba yung plano ang tinutukoy? May mga pangalan na pinid sa akin, sinubo, at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. At maari mo bang sabihin sino ba itong mga taong ito at anong gustong ipabanggit sa'yo ng noon ay PNP Chief Bato? Peter Lim, supplier daw ng shabu, pero nandyan lang, tapos hindi na huli-huli. Tapos si Senator De Lima, protector daw sa mga shabu, mga nagtitinda ng shabu sa loob ng Bilibid. Protector daw si Ma'am Laila. At yung iba pa, si Lovely Impal, si Jiraham, si Peter Ko, ganun sila po. In other po. Words, Kerwin, ang gusto ni PNP Chief ay banggitin mo itong mga pangalan na ito na may kaugnayan sa illegal drug operation. Tama ba yun? Opo. At ito ba'y sinunod mo, Kerwin? Talagang sinunod ko po kasi... Bakit mo to sinunod? Of course, alam mong mali ito. Oo. Diba? Bakit mo sinunod ang utos ng nonay PNP Chief ba to? Kung siguro kayo, kung kahit sino naman sa atin na mga tao dito, nandito sa loob ng Quadcom, talagang susunod dahil... Kapalit na yon ang buhay mo. At lalo na pag may mga anak ka pang maliit na sabihin na susunod ka na sa papa mo kung hindi ka sumunod sa aming plano. Mr. Chair, I wish to make a manifestation that with respect to the raid of the house of the late Mayor Espinosa, which happened in August 2016, our resource speaker, sadly speaking, has no personal knowledge. So, taking from his statements that there were women who were guarding the house and even cleaned up the house, reason why they are certain that all the guns, explosives, and shabu were merely planted by the PNP operatives, I respectfully move, Mr. Chair, that we invite
these women, and I hope Kerwin will be able to name who these women are in order to substantiate the testimony that Kerwin Espinosa has given to the Quadcom. Second, Mr. Chair, with respect to the raid and the killing incident of the late Mayor Espinosa in Baybay, Leyte, we are suffering from the same predicament because, as admitted by Kerwin, he was still in Abu Dhabi during the time. So, to determine the veracity of the information that he was able to receive from his sources, I respectfully move as well, Mr. Chair, that we invite the third inmate by the name Don Don, who was inside the cell of the late mayor when the killing incident happened. I wish to ask Kerwin to name also the jail guards who were on duty during the time, likewise to substantiate the information that he has given to Quadcom already, Mr. Chair. So move, Mr. Chair. Okay, before I rule on the motion, tanungin ko lang muna si Mr. Espinosa. Sino-sino itong mga women na sinasabi mong ayon sa iyong salaysay, yung mga women na naglinis ng bahay ninyo? Landa, asawa ng barangay captain namin sa aming barangay. Paki-ano lang yung full name nila kaya para ma-record. Landa Sumalhag. Okay. Sumalhag. Okay. Linda Rosal. Linda. TC de la Austria. Yang tatlong binanggit ko, sila na ang magpatuloy na magbanggit kung sino-sino ang kasama nila doon sa mga women's supporters. Okay. Ni Daddy. Yung isang witness na nasa loob ng kulungan na isang PDL din, anong pangalan niya? Don Don. So there is a motion to invite the women who, according to the sinumpaang salaysay ni Kerwin Espinosa, ang siyang naglinis nung kanilang bahay bago po ni raid ng membro ng Albera Police ang kanilang bahay, and a certain Don Don who is a PDL and who apparently saw the incident that happened inside the jail. Is there a second? Are there any objections? So hearing none, the motion is approved. Consec, please invite the following personalities mentioned by Mr. Espinosa in the next Quadcom hearing.